Sa kasalukuyan ay dumadaan si Chris Aquino sa isang malaking pagsubok sa kanyang kalusugan. Nagtungo si Chris Aquino sa Houston sa US upang tumanggap ng paggamot para sa kanyang karamdaman na bihira at nakamamatay na sakit na na-diagnose sa kanya. Ayon sa American Lung Association, ang karamdaman ni Chris ay isang ultra-rare na sakit kung saan mayroong pamamaga ng mga daluyan ng dugo na nagriresulta sa paghihigpit ng daloy ng dugo na nagdudulot ng pinsala sa organ sa katawan kung hindi magagamot. Sa kabila ng pagsubok na ito sa kanyang kalusugan, marami sa mga kaibigan sa industriya ang nagdadasal sa pagbuti ng kanyang kalagayan. Ayon naman kay Chris ay patuloy siyang lumalaban para sa kanyang dalawang anak na si Josh at Bimby. Sa kabila naman ng karamdaman ng aktres ay hindi naman ito nilubayan ng ilang mga kritiko at hindi rin siya nakaligtas sa mga intriga. Sa segment ng YouTube vlog ni Christopher Min sa Showbiz Now na, napag-usapan nila na si Chris ay umamin umano na isa siyang kasapi ng kulto na kung tawagin ay Illuminati. Ayon naman kay Christopher Min ay hindi naman daw maiwasan ng ilang mga netizen na mag-isip na maaaring ito umano ang dahilan ng pagkakasakit ngayon ni Chris. Kahit sa Hollywood, kahit sa bansa, merong pinag-uusapan yung tungkol sa mga Illuminati, di ba? Sila yung mga performers na sinasabi, miyembro sila ng Illuminati kung saan isinasanla nila yung kaluluwa nila para kapalit ang tagumpay. O, ito yung mga performers na pinagdududahan na miyembro nitong kulto na ito. Kulto ito eh. Ipapapalit mo yung kaluluwa mo para sa tagumpay at lahat ng gusto mong makamit sa buhay. Ang mga sinasabi po, Elvis Presley, maniniwala ka, ang kanya kinamatay, constipation. Hirap na hirap siyang dumumi. Pagdumilang. Kaiire. Masama po yung umiire. Kapag ka-constipated kayo, nahihirapan ang puso. Totoo yan. Medical proven. Kita mo, sa nakita si Elvis Presley, nakadapa doon sa tabi ng bowl. Diba? Sikat na sikat na sikat. Parang nakakapagtakay dahil lang ang pagkamatay. Correct. Pero umamin ba si dati Christina kabilang sila doon? Pinagdududahan lang. Kasi sa natamo nilang kasikatan na malala, sobrang bigla. At saka ito, pag namamatay daw kasi tumitiwalag na sila, gusto lang tumiwala na ang kapalit na buhay na. So parang black magic din to. Parang gano'n. Tamo, Michael Jackson, ano ang sinasabing pagkamatay ng King of Pop? Hindi ba? Overdose. Sinong mag-iisip? Tayo nga, maiisip natin. Maaring aksidente, o maaring sa gulo, o pagbibiyahe. Isipin mo, overdose. Si Whitney Houston. O, tiyan mo. Sikat din yun, ha? Oo, oh, naman, sumikat. Sobrang sikat din, ha? Sa nakita. Bata. O, tapos, nakadroga. Oo, sabing gano'n. So, parang lalayo dun sa ini-imagine natin na dapat tumanda pa o ma-aksidente man, hindi mga ganyan. Ibig sabihin, maagang binabawi yung buhay pag narating nila yung kasikatan. Oo, pag sikat na sikat na. At gusto na nilang magbago. Kunin kanilang buhay. At gusto na nilang magbago. Alam mo, sa mga magazine sa Amerika, laman yan. Illuminati. Okay. O, sino pa? Si Beyonce, si Lady Gaga din daw. At basta yung mga... Si Beyonce, nabalitaan ko yung Illuminati rin daw. Pero ang pinakamatindi, si Britney Spears. Diba? Yun ang sinasabi. Si Taylor Swift. Tapos, oo, si Taylor Swift. Pero si Taylor Swift, ang talagang matinding pinag-usapan sa kanya, nakafocus noon eh, no? At eto ang kwento. Diba si Chris Aquino, paborito niya si Taylor Swift? Ang mga kanta ni Taylor Swift, ipinopost pa niya, diba? Tweet niya, lahat ng mga kanta ni Taylor Swift, binibigyan niya ng panibagong interpretation, ginagamit niya sa buhay niya. Oh. Alam mo ba, may nagkwento na sa isang interview daw, ay sinabi raw ni Chris Aquino na kasama siya sa mga Illuminati. Ay, inamin? Inamin. Hindi ko napanood yun eh. Napanood mo ba? Hindi. Ikaw? Hindi rin po. Hindi ko rin po napanood yun. Pero kalat na kalat po na kasama daw po sa mga personalidad na Illuminati si Chris Aquino. Ngayon, nagwa 1+1 tuloy mga kababayan natin. Kaya ba ganito nangyayari sa kanya? Kasi layo sa katotohanan nito. Layo. May mag-iisip ba sa ating tatlo na magkakaganyan si Chris? Ay, hindi. Never. Sa panahon ngayon, posibleng isipin nga ng mga tao na ganun si Chris dahil narating niya agad yung gusto niyang marating. And yet, sa panahon ng kanyang kasikatan, dumating yung problema niya. At itong pagkakasakit niya. Maaari, kinukumpara siya. Kasi ganyan din na nangyari kina Michael Jackson, Elvis Presley, Whitney Houston. Parang bigla na parang alayo sa katotohanan na iniisip natin. Itong pagkakasakit ni Chris, walang nag-isip na mangyayari sa kanya ito. Gaya kay Chris Aquino, inamin daw niya sa isang interview niyan na tulad din daw siya ni Taylor Swift, Illuminati. Parang ganon. Ano nga natin niya? Hanapin nga natin niya. Philippine Showbiz.